Libo-libong US Marines dumagsa sa Subic Bay, abangan ang mga susunod na detalye. Samantala, ang mga matitinding armas at military vehicle ng Amerika masusubukan ng mga sundalong Pinoy na kalahok sa Balikatan 2023. Ano-ano kaya ang mga ito? Kaya tutok lang kapatid, dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ng ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Noong ikawalo ng Abril, bago na simula ng balikatan noong April 11, nasaksihan ng ilan nating mga kababayan ang paglapag sa Subic Bay International Airport ng Boeing 777. Lula nito ang napakaraming mga sundalong Amerikano na lalahok sa Balikatan 2023. Sa maikling video na ito kapatid, makikita natin ang pagbaba ng mga tropang Amerikano sa airport ng Subic. Ayon sa mga ulat, mahigit 17,600 na mga sundalo ang kalahok sa Balikatan 2023, na kung saan 12,200 dito ay ang mga tropang Amerikano, 5,400 naman ang mga sundalong Pinoy at 111 mula sa sundalo ng Australia. Para sa karagdagang impormasyon kapatid, ang mga pagsasanay militar na gagawin ng Pilipinas at Amerika ay gaganapin sa iba't ibang lugar ng bansa. Kabilang sa mga ito ay ang Ilocos Norte, Aurora, Zambales, Palawan at Antique. Ang naturang Balikatan ay binibigyan ng akses ng Pilipinas ang mga puwersa ng US sa apat na karagdagang base militar sa bansa na lahat ay nakaharap sa South China Sea, na may maraming mga site sa hilagang lalawigan ng Cagayan na wala pang 400 miles mula sa Taiwan. Itatampok sa Balikatan ang bagong 3rd Marine Littoral Regiment, isang stand-in force na nilikha upang ipakita ang mga kinakailangan ng isang island hopping fight laban sa Chinese military. Ang US Navy ay magsasanay sa lugar kasama ang mga transport dock ship na John P. Morta at Anchorage na lula ng 13th Marine Expeditionary Unit. Sa panig naman ng kanilang army, isang infantry brigade ang kalahok sa Balikatan. Gayon din ang labanan sa aviation at air defense artillery brigades. Samantala, ang US Air Force ay ipapadala ang kanilang 13th Air Expeditionary Group, na kung saan kabilang ang mga fighter, attack, airlift, air control at mga engineering squadron. Kalahok din ang lahat ng kanilang special forces sa sama-samang pagsasanay na nakasentro sa maritime security missions, amphibious operations, live fire training, counter-terrorism, cyber defense, disaster relief and humanitarian assistance mission at maging sa airborne operation. Ngayon mga kapatid, maliban sa napakaraming sundalong kalahok sa balikatan na ito, ano-ano naman kaya ang mga matitinding armas at combat vehicle na kanilang gagamitin? Unang-una, nagpadala ang US Navy ng apat na amphibious assault at mobile basing ship para lumahok sa naturang pagsasanay militar. Ang mga ito ay ang USS Macon Island na isang landing helicopter dock amphibious assault ship, USS John P. Morta na isang landing platform dock, USS Anchorage na isang amphibious transport dock at ang expeditionary sea base na USS Miguel Keith. Dagdag pa riyan ang SH-60 Seahawk na isang multi-mission helicopter at ang P-8A Poseidon na nag-ooperate sa anti-submarine warfare, anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance rules. Armado ang P-8A Poseidon ng mga torpedo, harpon, anti-ship missile at iba pang matitinding mga armas. Maliban sa mga iyan, nagpadala rin ang US Air Force ng ilan sa kanilang mga multi-role fighter aircraft na F-16 Fighting Falcon, na kung saan matagal nang inaasam-asam ng Philippine Air Force na magkaroon ng ganitong mga MRF.
Pinadala rin ng Amerika ang kanilang KC-130J Super Hercules. Isa itong aerial refueling tanker at tactical airlifter version ng C-130 Hercules at ang KC-135 Stratotanker na parehong aerial refueling tanker aircraft. Ang US Marine Corps ay pinadala rin ang ilan sa kanilang MV-22B Osprey. Isa itong assault transport aircraft na ginagamit para sa mga tropa, kagamitan at supply. At higit sa lahat, mayroon itong kakayahang mag-operate mula sa mga expeditionary airfield sa pangpang o mga barko. Naroon din ang kanilang utility helicopter na UH-1Y Venom, attack helicopter na AH-1Z Viper, heavy lifter helicopter na CH-53A Super Stallion, Joint Light Tactical Vehicle at ang F-35 Lightning II na isa namang all-weather stealth multi-role combat aircraft na dinisenyo para sa magkaparehong air superiority at strike mission na kayang makapag-provide ng electronic warfare, intelligence, surveillance at reconnaissance capabilities. Ang US Army naman ay ibinida rin ng ilan sa kanilang mga asset kagaya ng attack helicopter na EH-64 Apache, medical evacuation AH-60M Black Hawk helicopter, utility military helicopter na UH-60 Black Hawk, CH-47 Chinook helicopter, watercrafts at ang rocket launcher. Naroon din ang M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS na kasalukuyang ginagamit ngayon sa Ukraine, MIM-104 Patriot na isang surface-to-air missile system at anti-ballistic missile system, ang Avenger missile system na isa namang self-propelled surface-to-air missile system. Kaya nitong magbigay ng short-range air defense protection sa mga ground unit laban sa cruise missile, unmanned aerial vehicle, low-flying fixed-wing aircraft at mga helicopter. At dahil dito sa Pilipinas gagawin ang malawakang pagsasanay militar, syempre hindi rin pwede kung wala ang mga asset ng ating mga kasundaluhan. Ang Philippine Army ay gagamitin ang kanilang nabili sa Israel na 155mm 52 caliber self-propelled gun system Atmos 2000 o autonomous truck mounted howitzer system. Ang atin namang Philippine Air Force ay gagamitin ang A-29B Super Tucano at ang Supersonic Advanced Light Combat Aircraft na FA-50 na karaniwan nilang ginagamit sa mga light attack, counter-insurgency, close air support, aerial reconnaissance mission at pilot training. Naroon din ang kanilang T-129 attack helicopters na naka-assign sa 15th Strike Wing na kung saan ang helicopter na ito na mula Turkey ay isang multi-role all-weather attack helicopter. Pagdating naman sa Philippine Navy, kabilang din sa Balikatan ang kanilang mga fast frigate patrol ship kagaya ng sa BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Parehong mga missile capable ang barkong ito na pwedeng-pwede para sa mga multi-role operation, kabilang ang coastal patrol at anti-submarine warfare. Maliban sa mga frigate ng Philippine Navy, naroon din sa eksena ang kanilang landing platform dock tulad ng BRP Tarlac at BRP Davao del Sur at maging ang BRP Condrado Yap ng Pohang Class Corvette. Ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur ay parehong sumusuporta sa ating mga kasundaluhan, lalo na kung mayroong disaster response operation. Ang mga barko na ito ng Philippine Navy ay mayroong maximum carrying capacity na 11,583 na tonelada at kayang-kayang tumagal sa karagatan ng hanggang sa 30 days. Samantalang ang BRP Condrado Yap ang kauna-unahang modern corvette ng Philippine Navy at isa sa pinaka-armado na unit. Iyan kapatid ang ilan sa mga military asset na mula sa Pilipinas at Amerika na kanilang gagamitin sa nagaganap na malawakang Balikatan 2023. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pa-subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!